Welcome at magandang araw sa ating mga viewers. Kung maaari po sana ay mag-subscribe muna tayo sa ating channel at i-click na din ang notification bell para ma-update tayo tuwing may lalabas na bagong video. Ang Pilipinas ay maraming kwento tungkol sa nilalang na tinatawag nating aswang. Ngunit ano nga ba ang aswang? Ang aswang ay isang nilalang na madalas sa kwento ay kumakain ng laman at lamang loob ng tao. Paborito nila lalo na ang mga nakaratay na may sakit, mga bata at lalong-lalo na ang mga buntis. Sinasabi na napakabango daw sa pangamoy ng mga aswang ang mga nagdadalang tao. Kaya't malamang sa hindi ay may mga alam na pangontra ang mga matatanda laban sa mga aswang bilang proteksyon na din sa mga buntis. Madaming tawag o uri ng aswang, depende sa kung saang probinsya nang gagaling ang kwento. Ang iba't ibang mga lugar o probinsya sa ating bansa ay may iba't ibang kwento at uri din ng aswang. At ito ang lima sa mga madalas nating naririnig sa mga kwento. Manananggal. Isa sa pinakakilalang aswang, ang manananggal ang madalas nating maiisip pag nakakarinig tayo ng kwento ng buntis na inaaswang. Kilala ang manananggal saan mang lugar ka sa Pilipinas magpunta. Ang aswang na ito ay madalas na isang babae na may kakayahang mahati ang katawan at makalipad sa pamamagitan ng dalawang malalaking pakpak na katulad ng sa paniking. Ginagawa nito ay tuwing pagsapit ng dilim ay magpapahid ng langis ng niyog na tinatawag na lana sa buo niyang katawan. Matapos nito ay hahanap siya ng pwesto na pwede niyang pag-iwanan ng kalahati ng katawan niya at saka hihiwalay dito at maghahanap ng mabibiktima. Madalas ay sa bubong ng bahay nang nagbubuntis ito dumadapo. Ilalabas niya ang kanyang dila na parang sinulid lamang daw sa nipis at unti-unting ibababa ito papunta sa pusod ng kanyang biktima. Sisipsipin niya ang fetus o ang hindi pa nasisilang na sanggol sa tiyan ng kawawang buntis. Ang balbal o ang busaw. Ito ang aswang na kumakain ng patay o bagong namatay na tao. Mabaho ang hininga nito dahil sa kinakain niya at madalas sila maglagi sa mga simenteryo habang nag-aabang ng bagong libing na tao. Minsan ay nandun sila kung saan may mga lamay at pag nalingat ang mga nagbabantay ay papalitan niya ng katawan ng puno ng saging ang bangkay sa kabaong. Mukha pa din ang namatay ang makikita ng mga naglalamay. Pero magtataka na lang ang mga namatayan kung bakit biglang gumaan ang kabaong kapag oras na para buhatin at ilibing ang yumao. May pagkakataon pa na inaabangan nila ang isang tao na may malubhang sakit na mamatay para makuha ang katawan nito at palitan ng puno ng saging. Madalas yan sila pumapwesto sa silong ng bahay ng may sakit at nakatapat mismo sa ilalim ng hinihigaan nang nakaratay. Ang gabunan. Isa sila sa pinakamalakas, matalino at tuso sa mga aswang. Hindi sila nagpapalit ng anyo tulad ng ibang aswang, pero kahit sa umaga ay nananatili pa din ang kanilang lakas at kapangyarihan. Kaya nilang umatake kahit di pa lubusang takip silim o sa bandang dapit hapon pa lang. May kakayahan silang gamitin ang suot nila na patadyong o yung maluwag na salawal na madalas suot ng mga matatanda sa probinsya noong araw para labanan at pagurin ang kanilang biktima. Akala lang ng pobre ay ang totoong gabunan ng kalaban niya. Hanggang sa mapagod ito, saka ito bubuhatin ng aswang na gabunan para maiuwi na at kainin. Mabuti na lamang at isang beses lang sa isang taon kumakain ng tao ang aswang na ito. Ang ik-ik o wak-wak. Uri ito ng aswang na kayang mag-iba ng anyo.
Kaya nitong mag-anyong isang malaking itim na ibon. Pero pagtitignan mo ang mga igi, ay makikita mong tao pa din ang hugis ng katawan nila, na ang mga braso ay malalaking pakpak ng itim na ibon. Mahilig din sila sa mga babaeng buntis at sa bubong din ng bahay ang kanilang pwesto para sipsipin ang fetus sa tiyan ng nanay. O kaya minsan ay sa ilalim ng silong sila nag-aabang na matulog ang mga tao sa bahay para mabiktima nila ang buntis. Ito din ang aswang na kung minsan ay tinatawag na tiktik dahil sa ibon na laging nakasunod malapit dito. Maririnig ang tiktik sa salungat na lugar kung nasaan ang aswang. Tulad na pag narinig mo ito sa kaliwa, ang ibig sabihin ay nasa kanan mo ang aswang. Pati ang lakas ng tunog nito ay malalaman mo kung nasaan ito. Kapag ang tunog ng tiktik ay malakas, ang ibig sabihin nito ay malayo pa siya. Pero kapag oras na humina na ang tunog nito, ang ibig sabihin ay nasa malapit na lang ang aswang. Ang kiwik. Ito ang aswang na madalas nating napapanood sa mga palabas sa telebisyon at naririnig sa mga radyo noong araw. Ngayon ko lang din nalaman na kiwik pala ang tawag sa kanila. Noon kasi, pag sinabing aswang ay papasok na sa isip mo na maaari itong nagiging aso, baboy o malaking pusang itim. Meron pala talagang tawag sa uri ng mga aswang na ito. Ang manananggal at ang aswang na kiwig ang dalawa sa pinakakilalang halimaw sa mga kwento ng mga magulang at mga lolo at lola natin. Hindi nakakalipad ang mga kiwig, pero napakabilis naman ang mga ito sa lupa at kaya nilang magpalit anyo bilang hayop. May mga nagiging malaking itim na aso, may nagiging baboy na mabalahibo at malaki din kumpara sa ordinaryong baboy, at meron naman na nagiging mapakalaking itim na pusa. Mahilig din sila sa mga buntis at madalas sila ang mga nangaharang sa daan sa gabi kapag nag-iisa ka lang. Iilan lamang ang mga ito sa mga aswang na laman ng mga kwento. Ngunit totoo nga ba ang mga aswang? Walang nakakasiguro kung oo o hindi. Pero ang sigurado ay isa ang mga kwento tungkol sa mga aswang ang nagpakulay ng ating kabataan mula noon hanggang ngayon. Sa susunod nating video ay aalamin naman natin ang mga pangontra na ginagamit sa mga ito. Maraming salamat sa panonood at huwag kalilimutang magdasal at mag-iingat lagi saan mang dako ng mundo tayo naroroon ngayon. Hanggang sa muli, ito ang Kwentong Batutoy.